Pinakansela ng Land Transportation Office ang pagtanggap ng donasyong 4 na milyong plastic cards na para sana sa driver's license. Ang paliwanag ng ahensya sa unang balita ni Jamie Santos. Napilitang magbitbit ng bag araw-araw si Rolex dahil hindi raw kasha ang kanyang lisensya sa wallet. Pag-renew daw niya kasi ng lisensya kamakailan, naka-imprenta lang ito sa papel. Siya pangaraw ang nagpa-laminate ito para iwas lukot. Kaya nga pala yung nakabag kasi one eh, kasi nandito yung lisensya ko eh. Oo, ganyan kalaki. Pero mukhang kailangan muna magtiis at maghintay ng mga tulad ni Rolex na papel pa ang lisensya. Pinakansela kasi ng Land Transportation Office ang pagtanggap ng donasyon na 4 million plastic cards na para sana sa driver's license. Inanunsyo noon ni LTO Chief Vigor Mendoza II na magdodonate ang accredited clinic ng LTO na Philippine Society of Medicine for Drivers ng mga plastic card para sa driver's license. Pero sinabi ni Mendoza na ipauubaya muna nila ito sa Department of Transportation. Kailangan kasi anya na bumalangkas muna ng guidelines bago tanggapin ang donasyon ng plastic cards na nagkakahalaga na 160 million pesos sa ngalan na rin ng transparency. Binabuti po namin na dumulog sa DOTR para sa ganoon, baka pwede nila kami tulungan na sila na ang mag-craft ng guidelines. Sinabi ni ASIC Mendoza na nais silang makasiguro na walang masasabi ang publiko bago tanggapin ang donasyon. In order to ensure transparency sa pag-implementa ng donation. Kasi ayaw natin na libre nga yung cards na merong grupo o mga individual na mapapaboran, no, ng donation na to. No? More so, despite the fact that the donors there, hindi pwedeng mapaboran yung grupo ng donor. No? Kailangan everything is transparent. Sa oras anya na makagawa ng guidelines ang DOTR, kailangan pa itong ilatag sa donor kung papayag ito sa mga posibleng kondisyon. Una nang pinahinto ng korte ang pag-imprenta ng lisensya ng LTO matapos questionin ang nanalong bidder para sa pag-supply ng plastic cards. Ito ang unang balita. Jamie Santos para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.